back to my YouTube channel. It's been a while sa last vlog ko. And I'm so excited to share this new video sa inyo. So, ipapakita na namin yung property na nabili namin. So, ito siya. And we just want to share this property. So, para sa mga nagtatanong kung gaano ba kalaki yung lot or if ever gusto nyong bumili din ng Becca Homes. Gano'ng kaliit? Nito. Katulad nito, then I'll tour you around. So, let's go. Okay, so pagpasok mo dito is diretso na sa living room. So, yan. Meron kang living room, then dining. So, depende na lang. May two rooms and then CR. So, balak namin dito is siguro sapato dito. So, merong dalawang sliding. Ayan. So, I think dito namin nilalagay yung sofa. And then, dito na part is maglalagay kami ng TV rack. Then, dito yung TV para at least hindi masyadong makita yung sa may dining. So, plan namin dito nilagay yung dining. And then, I think maglalagay ako dito ng isa pang table. And the next is PR. So, ganito po yung PR namin. Maliit pa siya. Maliit lang siya. So, yan. Maliit lang siya. So, yung lot area pala ng bahay is 80. And then, yung floor area is 32. And then, dito na naman tayo sa rooms. So, dalawa yung rooms dito. Itong room na to, guys, is ito yung gagawin namin tulugan. Yan. Yung room na to is, I think, gano'n lang sa kalaki. Konti, maliit lang siya. Like, I think, 10 square meter. I don't know, pero maliit talaga siya. And the next is, yung second na room is, ginawa namin siya office. Kaya, ganito yung binagay namin sa floor. So, ito pala, this part is yung naka tayo. See, dito ganito before. So, isi-show ko dito sa screen kung ano talaga yung itsura niya. So, pinatiles na lang namin sa para. At least, maganda siyang tingnan. And, dito naman sa likod, guys, yan, meron pang space dito sa likod. Ito yung pinapa-construct natin. Nagagawin namin dirty kitchen. So, wow! So, yan na guys. Na-install na namin yung aircon. Kasi, yung gagawin namin dito is office. Ayan. So, kaya ganito yung nilagay namin sa floor. Ayan. So, maglalagay pa kami dito ng mga tables, chairs. Ayan. The back part sa house. Ayan. So, yan is meron na siyang parang hugasan. So, yung plan namin dito is gagawin na lang namin siyang dirty kitchen. And then, yan, dirty kitchen here. Yan, so ipa-lagyan namin siya dyan ng parang bakod. Like here. Yan, and then dito na part is gagawin namin siyang storage, and then siguro small office kasi until doon namin siya ipapaklose para at least may garahe pa doon. So, ito yung back part. So, ito yung ipapagawa namin para at least pag transfer na namin is meron na kaming kitchen. So, yan. So, ito is pagagawa na namin ng yung parang mataas na wall. Dyan. So, dito yung plan ko. Dyan yung like kitchen, lutuan. Yan. And then, dito na lang siguro din namin ilalagay yung laundry. Baka doon na side. So, titingnan na lang namin kung ano pa yung ibang magagawa namin. Yan. And this one, meron pa ding space dito. Kasi yung floor area ng bahay is 32 square meters lang. And then, but yung whole lot is 80 square meters. So, plan namin dito is gagawin namin siyang garage. So, yan. Kasi mas malaki pa siyang space. So, dito tayo sa front para mas makita nyo.
So, yan. So, diba, malaki pa yung space niya. So, gagawin namin siyang garage para may malalagyan ng motor or sasakyan or depende na lang. But, dito na part, guys. Yan. Chan is, i-close din siya kasi lalagyan namin siya ng gate. So, like, same dito sa kanila. Like, ganyan. Yan, para at least safety. So, yan. So, nakapaglagay na kami ng water. And then, meron na ding electric, guys. Yan, nalagyan na siya. So, magpapastart na kami ng pagbibuild sa likod. Sa dirty kitchen natin. Para at least meron na tayong dirty kitchen. And then, mga lalagyan ng gamit. So, yan.